purchase from you, legit ba yung Mary Kay products na to? Or ito bang product na to is literally something na effective? Ayan. So, ano ba yung mga customer reviews natin about this product? Yo, yan. So, clear po ba sa atin to, ladies and gentlemen? Ano-ano yung mga different styles of buyers, and at the same time, how are we going to approach them based on their personality? So, feel free lang po to take a screenshot para just in case in the future, ayan, makita mo na, hala, medyo may pagka-steady type pala tong si Madam. So, I guess kailangan ko talagang i-detail down sa kanya kung ano na mga key ingredients, and at the same time, I need to show proof para ma-feel niya talaga na safe to use and effective yung mga products ni Mary Kay. So, yeah. So, may discard tayo sa bawat personality type of buyers. Hindi tayo one size fits all strategy. Okay? So, clear po ba sa atin to, ladies? If clear na, so proceed tayo sa next. Questions for different styles of buyers. So, for influential, ano yung pwede mong itanong? What do you feel about our skincare products? Okay, so in here, allow your customer, your influential buyer to share her experience based sa pag-try niya ng products, no? Para siya mismo yung mag-validate for herself na ito yung effect or benefits from the products. Next, kung dominant style naman siya or dominant type of buyer, question natin sa kanya, what results do you want in a skincare regimen? O, diba? Very direct to the point. Ano, madam? Ano ba ang gusto mong i-address natin na skin concern mo? Okay? Is it your acne? Is it your enlarged pores? Is it your... gusto ba mag-brighten up yung face mo? Ayan. So, let me know, ito na yung regimen for you. Next, for steady type of people, yung mga chillax lang. So, sabi dito, what details do you want to know about our skincare line? O, diba? Parang chika-chika muna kayo kung ano yung mga gusto niyang malaman about the products before she make a purchase decision. Again, kasi for steady, talagang mag-gather muna siya ng mga information niya about the products before siya mag-come up with a decision. Kaya tanungin mo siya, ano ba yung mga gusto niyang malaman? Next, for cautious type of buyers naman, question natin, what return on investment are you looking for in buying a skincare product? So, yung mga cautious type again, so, sila yung mga careful, okay? Careful sila to purchase. Not just, dito kasi ang minention dito is investment. So, I guess ang example is about being careful sa kanilang spending na talagang dapat value for money yung kanilang bibilhin na products. Again, same. Cautious type or careful type, they want to buy products din kasi na talagang they know ay safe and effective. Okay? So, when you say what return on investment are you looking for? So, yung ROI dito is parang another way of saying nandun na ano ba kasi yung gusto mong i-address na skincare concern mo in your skin. Ayan. Kasi definitely kung ano yun, ano yung mga safe and effective products namin to help you address yung skincare needs mo ninyo. Ayan. So, feel free again to take a screenshot. So, these are the different questions natin to ask for different styles of buyers, whether they're influential, dominant, steady, or cautious. So, any questions so far? So far, so good? Okay. Sige. So, next slide tayo. Ayan. So, kanina pa ako nagsasalita. Ayan. So, gusto ko naman, of course, ng engagement from our participants here. Okay. So, meron po ba dito na mag-volunteer to read our Mary Kay Ash code flashed on the screen? Ayan. Sige. Ako na lang mag-volunteer. Sige. So, okay lang po ba if I volunteer? Ayan, the only gentleman we have here in this Zoom meeting natin si Sir Brian. Sir Brian, kaya po ba natin mag-unmute to read itong Mary Kay Ash code? Sure po. So, salesmanship, like anything else, is an acquired art. Fortunately, in Mary Kay, we don't have to sell in the normal sense of the word. We simply show our products enthusiastically, teach each customer what our products do, and let her try before she buys. As general rule, we make the sale Mary Kay Ash. Yes, thank you so much, Sir Brian. So, ladies and gentlemen, do you agree sa sinabi ni Mary Kay Ash dito sa quote niya na to? Na really, salesmanship is very unique when it comes to Mary Kay. How we sell the products is unique.
Why? Because ileverage lang natin dito yung love natin sa product. So really, when it comes to Mary Kay, pwede nga natin sabihin na we're not selling it. It's not really selling it, but it's sharing the love for the Mary Kay products. You just share with them kung ano yung nagustuhan ninyo about the products, share with them how this product will benefit them, and then from there, parang indirectly, you're selling na talaga the products to your customers. So, walang hard sell na nagaganap. Lalo na sa mga kababaihan, no? Diba? Meron nga tayong term na parang nabudol ka ng kaibigan mo. Kasi parang she was so excited. I don't know kung na-experience nyo na yun, pero diba? Even in social media, marami nag-share about experience nila, enthusiasm nila about a certain place na pinuntahan nila na sobrang nag-enjoy sila, or a certain food na tinry nila na sobrang nasarapan sila, a certain coffee na natry nila sa Starbucks na talagang bet na bet nila. So kapag nababasa niyo yung mga ganon, somehow it creates that FOMO feeling, di ba? Fear of missing out, okay? Na parang, hala, since you trust this person, you trust this friend, you trust this partner, you trust this relative, and siya yung nagsashare enthusiastically ng love niya about this certain product, certain place, certain coffee, certain brand, parang ikaw din na, although di mo pa natutry yung product yourself or nakikita yung place yourself, parang, oh wow, gusto ko rin siyang puntahan, gusto ko rin siyang itry, parang gusto ko na rin ng ganung brand, okay? Simply because, shinare lang siya ng certain person na yon sa social media niya. So, ganun lang din tayo guys when it comes to selling our Mary Kay products. No, we just share. Share to people ano ba yung mga love natin about these products, okay? Kaya again, when it comes to selling Mary Kay products, it will be really difficult for you or challenging for you if you yourself hindi ka Mary Kay product lover. Kasi wala yung enthusiasm mo to sell the products or to share it with them. Pero ikaw, love mo yung products. Ako, super love ko ang Mary Kay products, no? Ang talagang best ko na isha-share na bestseller talaga is yung ating Time Wise Cleansing Bar. Why? Kasi yun yung product na talaga nag-address ng aking acne problem. For some reason, yun talaga. Ayan, and at the same time, love ko rin, although di ko na siya ginagamit kasi naging happy na ako sa result, is the Clinical Solutions natin. So yung Clinical Solutions, retinol, ayan, yan address ng skin concern ko since nagka-acne problem ako before during the onset ng pandemic. So yun kasi yung stressful times talaga. So naglabas ang lahat ng pimples dyan. So doon ako nag-try ng Time-Wise Cleansing Bar, and then nag-release tayo sometime in 2022 ng retinol natin. 2022 ba or 2021? So, tinry ko yung retinol. So, yung nagkaroon kasi ako ng cystic acne na talagang sugat siya. So, yun yung type of acne na hindi na siya bump sa skin mo, pero talagang deep yung sugat niya sa skin mo. Kaya, nagkaroon ng parang uka ba yun? Di ko alam yung better term. Pero, yun, parang basta nagka-scar, hindi na siya basta scar, pero malalim talaga. So with the Clinical Solutions retinol natin, yan yung parang nag-lift noon ng mga parts na yun sa skin ko. Kaya super love ko rin yun. And isang bottle lang yung ginamit ko doon. Hindi na ako nag-purchase ulit kasi with just one bottle ng retinol, happy na ako sa naging result. So before, hindi ako lalabas ng walang foundation kasi nahihiya ako. Ang daming scar, ang dami talagang red dito. Pero right now, sun milk na lang and mineral powder foundation natin. Yun na lang. Wala nang foundation. Wala nang masyadong i-conceal kasi again, na-address na ng skincare yung ating mga skincare concerns. So, kaya yon. So, ako, yun yung ibebenta ko kasi yun yung love ko. So, with you guys, feel free to type in sa chat box ano yung mga products na super love ninyo sa Mary Kay na talagang ito yung proud kayo to share to everybody kasi you yourself, meron kayong emotional attachment to that product kasi na-try nyo and experience nyo yung beauty ng product sa sarili nyong skin and it helped boost your confidence. Okay, so yan yung beauty ng Mary Kay. Alright? So, next natin, proceed tayo sa next part natin here. Yan, following up and coaching your team. Okay, so very